na kung saan si Yusik Bantag ay mayroon na siyang warrant of arrest. Sabi niya nga ay hindi siya magpapa-aresto kung sakali man siya ay arestuin. So, isa sa pakaabangan niyan mga kaibigan, dahil nga ang batas po ay talagang aarestuhin po siya. No, at nasa kanya nga yan kung hindi siya magpapa-aresto. Please subscribe Kuya Isko Official. Alright mga kaibigan at mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Ayan, shoutout po sa lahat. Kuya Isko Official po. Ayan no, at ito ngayon, mayroon tayong panibagong vlog na naman na kung saan update natin ito sa Bantag story. Ay ito, kapapasok lang na balita po. Napakinggan natin at napanood na kung saan si Yusik Bantag ay mayroon na siyang warrant of arrest. Ayan po mga kaibigan, so ito na ngayon yung pinag-aabangan ng ating mga Bantag supporter at sa mga nakasubaybay dito sa kwento ni Yusik Bantag, na kung saan itong mga nagdaang buwan ay medyo tahimik, no? Kahit nga si General Macanas ay hindi na siya nagbablog about kay Yusik Bantag, at nakapokus na lang din si General Macanas sa kanyang mga vlogging doon sa kanilang lugar. So kanina po, kapapasok-pasok lang na balita na kung saan ito'y nagkaroon na nga ng warrant of arrest itong si Yusik Bantag. At ang sabi nga ay walang magiging piyansa itong kaso ni Yusik Bantag. At ang yun nga po yung pag-aabangan natin. At yun yung sinasabi noon pa sa mga una nating vlog. Dahil nga po ay si Yusik Bantag ay nagbigay ng salita. Ay sabi niya nga ay hindi siya magpapa-aresto kung sakali man siya ay arestuin. So, isa sa pakaabangan niyan mga kaibigan, dahil nga siyempre ang batas po ay talagang aarestuhin po siya. No? At nasa kanya nga yan kung hindi siya magpapa-aresto. So, dyan sa kaso na yan mga kaibigan, ay kumbaga mahirap yan, no? Ganyan yung paninindigan ni Yusik Bantag. Medyo magulo po yan. So, ito merong sinabi muna dito si DOJ Secretary Remulla, no? Pakinggan muna natin mga kaibigan. Meron lang siyang maiksing clip dito na pakinggan natin. Okay, ito. That's due process. The wheels of justice are turning. So, it's a welcome development. It's really up to the prosecutors to do their job. Pag we take custody of him. Hopefully, we can arrest him or he will surrender. Hopefully. Well, the law has a protocol on how to handle persons who will be arrested. Who have to be arrested. So, we will let the protocol of the law, the way that it runs, run its course. Yun naman talaga yung nangyayari. Pag may warrant of arrest, sineserve yan in due time. But it's better kung ano, just face the music, and if you think you're innocent, then just come in and face the music. Ano naman yan eh? The judge will be able to know if the truth is there. Alam naman nila yung totoo at hindi totoo. Alright, ayun nga po yung maiksing salaysay ni DOJ Secretary Remulla, no, mga kaibigan. At base nga sa kanya ay doon sa mga interview ng media, no, sa kanya ay syempre ang warrant of arrest talagang obligadong iserve yan ng batas, no. Pero nasa kay Yusik Bantag yan kung siya ay susuko o hindi. Pero ang sabi nga ni Secretary Remulla ay kung saan, kung siya ay naniniwala si Yusik Bantag na siya ay walang kasalanan, eh mas maganda ay kusa siyang mag-surrender. So yun yung pagkasabi dito ni Secretary Remulla. So ganun pa man, may punto, bagkos sa paninindigan po kasi talaga yan ng isang tao, katulad nga ni Yusik Bantag, kung ano yung kanyang paninindigan doon sa kanyang sinabi, no? At sabi nga ni General Macanas doon sa paulit-ulit na vlog yung mga nakaraan ay talagang ang mga lahi ng party ng Igorot ay talagang lumalaban. So titingnan natin, no? Medyo hindi maganda mangyayari yan pagka ganun ang situation na kung saan talagang pag hindi magpapa-aresto itong si Yusik Bantag. Dahil nga dalawa lang po kasi ang po pwedeng mangyari dyan kung hindi siya magpapa-aresto or hindi siya susuko. Dalawa lang po ang po pwedeng mangyari yan. Either na siya ay magtatago or siya ay lalaban pag siya ay aarestuin ng mga otoridad. So yan lang po ang dalawa yan, no? So kung doon sa pagtatago, okay naman kung makapagtago siya ng habang buhay, no?
At kung talagang mayroon siyang isang mga lugar na po pwede siyang pagtataguan. Doon naman sa Lumaban ay medyo madugo po yan at hindi po magandang kahinatnan dyan dahil hindi lang po si Yusik Bantag ang maaring magiging apektado dyan kundi pati yung mga supporter, no? Then yung mga siyempre kung lalaban ay meron din mga tauhan mangyaring gagawin yan. So tayo po ay advanced lang, no? Pero po pwedeng mangyari yan sa isang taong may paninindigan na kung saan lumalaban ng sabayan. Pero panoorin natin at pakinggan natin yung mga susunod na balita nito, mga update na balita, at ma-update naman tayo nito kung ano talaga ang mangyayari dahil ito na nalabasan na ng warrant of arrest si Yusik Bantag. So kaya sa mga supporter ng Yusik Bantag, ito ay panibagong laban na naman, no? Nakaraan ay puro bangayan. Ito ay iba na naman yung haharapin ni Yusik Bantag ngayon dito, kundi yung haharapin niya yung warrant of arrest. So ayan na nga, isi-serve yan at malalaman natin sa mga susunod na araw at kung talagang siya ay hindi susuko or susuko. Yan po ang tanong dyan. So ang balita po na ito ay kakabalita lang ngayon, no? Napapanood natin, napakinggan natin at bagong-bago pong balita yan. So sana po ay maging okay ang lahat at walang mangyaring hindi maganda sa magkabilang panig dahil nga ay kumbaga maraming maapektuhan, lalo na yung kampo ni Yusik Bantag dahil marami pong sumusuporta sa kanya, no, tungkol sa kanyang naging problema or naging kaso. Kaya ayan, so subaybayan lang po natin ang kwentong ito dahil nakasubaybay rin po tayo dito, mga kaibigan, mga kababayan. At kasalukuyan nga ay yun na nga itong update na balita. Bagkos yung mga nakaraang buwan ay continuous tayong nag-subaybay dito sa kwento ni Yusik Bantag. At yun na nga, pati si General Macanas. So ganun pa man, huminto yung kwento about dito. At ito na naman muli, magkakaroon muli ito ng usapin tungkol dito sa nasabing warrant of arrest. Dahil medyo ito, medyo talagang mahirap na po ito, no? Pag may warrant of arrest na. Kung dati lumalaban lang dahil sa issue ng kaso, ito, nalabasan na ng warrant of arrest. Ang masaklap pa dito ay walang piyansa. So talagang walang piyansa. Pag siya ay naaresto at siya ay nakulong, ay makukulong siya at hindi siya makakalabas habang nililitis yung kaso dahil nga wala siyang piyansa. So yun po mga kaibigan ang update natin, no? Dito sa ating channel, Kuya Isko Official, at syempre, pakisuportahan nyo po. Sana like and share lang po at pakisubscribe yung ating channel. At sana puntahan nyo rin po yung aking isang channel, Guwapong Biyahero TV. Doon nyo po makikita yung mga biyahe-biyahe natin saan-saan man lugar dito sa ating bayan. So tayo po ay nasa gitna lang. Lagi lang po tayo neutral at tayo po ay nagpapaabot lang ng informasyon at balita sa ating mga kababayan. At doon lang po tayo na kung saan yun ang ating alam na tama. So muli, Kuya Isko Official and Guwapong Biyahero TV. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang lahat. God bless. Bye-bye. 1, 2, 3, come on! Come on!